Kung tatandaan nyo guys, yung last video ko ay nabanggit ko dun na magka-cutting na tayo. And kung napansin nyo rin ngayon, naiba na yung ayos ng kwarto ko, no? Nandito na yung bench ko sa gilid, na dating nandun. Yan ay dahil meron tayong sariling stationary bike. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots. So, bali guys, wala nandito sa kwarto ko yung pull-up bar ko, no? Pinalit ko na kasi itong stationary bike. So, medyo skip na kasi kapag hindi ko pa alisin yung pull-up bar. Pero ngayon eh, mag-workout tayo ng back and bicep, no? And sa ngayon eh, di-disregard na muna natin yung pull-ups. Dahil ngayon nga, wala na yung pull-up bar dito sa kwarto. So, bago natin gamitin yung stationary bike, magbaback and biceps workout muna tayo. And ganyan nga palang may stationary bike na tayo, no? Hindi na natin problema ang cardio. So, tamang-tama yan kasi nagka-cutting na nga tayo ngayon. Never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life, I never miss, that's fact, taking big swings, push hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to fail. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these dreams I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seeds as I spread with every word that I've said. Tapos lang natin mag-workout guys. Sobrang nakakapagod yung stationary bike, lalo pag ano, nag-bike ka pagkatapos magbuhat. So actually guys, no, yung stationary bike hindi siya brand new. So ano lang yun, nabili sa junk shop ng tatay ko, kaya ayun, napaka-solid kasi napasakto na nagka-cutting nga tayo. Syempre mahalaga yung cardio pag nagka-cutting. Hi. Ano? Hi. Hi mo, hi vlog. Hi vlog. Tumawag. Sinasabi ko, nalimutan ko na.
Nalimutan ko na yung sasabihin ko, no? Pero parang in-explain ko yata kung saan galing yung bike. Pero ayun, hindi na natin problema yung cardio kasi meron tayong stationary bike dito sa bahay. So dati kasi ang cardio na ginagawa ko, nagja-jogging ako. Malayo dito, natatagalan ako pag-uwi. So inaabot ako ng gabi minsan dati. Hindi naman gabi, pero madilim na. And about naman sa kinakain ko ngayon, guys, kumakain ako ng 1,800 calories. Minsan mas mataas na konti sa 1,800, minsan mas mababa ng konti sa 1,800. O basta doon naglalaro sa 1,800. Hindi ko na pinapaabot ng 2,000 calories kagaya nung dati. So dati kasi ang hilig kong magmerienda. So mga mataas pa sa calories yung kinakain ko, kagaya ng peanut butter. Talagang hindi matatapos ang araw hanggat di ako kumakain ng tinapay na may peanut butter. Pero ngayon, inalis ko na yun sa diet ko para mabawasan yung calories natin. So yung ginagawa ko palang pagbabike, 30 minutes, no? So nakakailang araw na rin kasi itong bike dito sa amin, no? Baka mga 3 days o 4 days na. So 30 minutes kada isang session yung ginagawa ko. So tuwing pagkatapos magbuhat. So wala naman akong particular reason kung bakit 30 minutes yung ginagawa kong pagbike, no? So trip ko lang. So di ko alam kung sobra ba yun, sakto lang, or kulang pa, no? Pero ayun, sa ngayon 30 minutes muna yung ginagawa ko. And siguro overtime, kapag kaya pang dagdagan, dadagdagan ko pa. So hindi ko rin pala alam kung tama yung naging decision ko na ngayon mag-cutting, no, kasi October na ngayon, no, and sa November mag-start na ako mag-review ng board exam sa Manila. Hindi ko alam kung matutuloy ko pa yung pagtitira ko ng pagkain doon kasi do sa titira naming dorm o apartment bawal magluto ng sarili, no, kaya ang aasahan ko lang talaga sa pagkain yung mabibili lang sa labas. So, ayun, isa sa magiging problema ko yun pagdating nung November sa pagre-review ko sa board exam. Pero ayun, ngayong October, as much as possible, gagawa tayo ng progress sa pag-lose ng weight. Tsaka meron nga pala nagpapa-shoutout sa atin na subscriber, no? Shoutout na natin. So, shoutout sa'yo, Randy Louie, no? Salamat sa pagsuporta sa mga vlogs ko, bro. Malaking tulong yan para sa akin. And sana natutulungan ka ng mga vlogs ko. Thank you. Hello guys, mag-vlog tayo. So pupunta kaming SM Calamba and Busan. Train to Busan. Uy, Busan lang. Busan train. May train. Wala, Busan Calamba. Busan Calamba daw. Yung basta parang Train to Busan inspired na train. Korean restaurant. Ayun, nandito na kami sa SM. Naghahanap kaming kakainan kasi gutom na kami. Ha? Gutom na ako. So yun, nandito na kami sa Popoy and Basha. Popoy Basha's Ribs and Steakhouse. Ewan, basta yun. O yan, dumating na yung pagkain namin. Balit tayo. So mas malaki yung sa akin. Balit! So, ubus na.